Welcome back to my YouTube channel, mga karabitero. So, ngayong araw na to ay pag-aaralan natin kung paano nga ba nakukuha ng alaga nating rabbit ang pulgas at kung meron na ito ay paano natin matatanggal ang mga ito. So, kung bago ka lamang sa aking YouTube channel at gusto mong matuto sa pag-aalaga ng rabbit, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating content. So, simulan na natin, mga karabitero. So, pulgas or isang external parasite or parasite na makikita sa labas ng katawan ng hayop. Or, ayun. So, kadalasan saan ba natin nakikita ang mga pulgas? So, ang pulgas is madalas nakikita natin ito sa mga aso, ganun, or pusa, or daga. So, common sila dito sa Pilipinas. So, ang tanong natin, nagkakaroon ba or nahahawaan ba ng pulgas ang mga rabbit? So, ang tanong, ang sagot po is opo. Ang mga rabbit ay pwedeng mahawa ng pulgas or fleas sa English. So, ano ba ang dapat natin gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng pulgas ang ating mga alagang rabbit? So, paano nga ba? So, pulgas is common sa aso, diba? So, ang gagawin natin is prevention. So, prevent muna natin. So, ang mga aso or pusa is dapat malayo sa ating mga alagang rabbit. So, ang pulgas is kaya nitong mabuhay ng ilang linggo na walang nakasipsip na dugo. Or, kung nalaglag ito mula sa aso or pusa is pwede itong mabuhay ng ilang linggo na hindi umiinom at hindi nakakasipsip ng dugo. So, mataas ang survival rate or mahirap patayin ang mga pulgas. So, ano nga ba ang dapat natin gawin? So, prevention. First is ilayo natin ang ating mga alagang aso or pusa na infected ng pulgas sa ating mga alagang rabbit. So, ayun mga karabitero, ilayo natin ang mga aso or pusa na infected ng pulgas. So, diba, sabi ko nga, is parati ko sinasabi is prevention is better than cure. So, pangalawa is kalinisan. So, kailangan natin nagsasanitize sa ating mga kulungan or sa kuan katulad nito. Nasa semento ako. So, nililinis ko ito so monthly. So, once a month, kinukuha ko yung mga tae nila or mga poops nila para gawin kong fertilizer sa aking mga alaga. So, nakikita nyo naman, ang daming mga halaman dito. So, hindi naman magiging sayang yung poops ng ating alaga rabbit. Kasi yung mga rabbit, pag tumayo sila is parang katulad ng kambing, kain lang sila ng kain, tapos kapag puno na sila is tatae lang nila. So, di ba, pagkatapos natin, ihiwalay ang mga alaga nating rabbit or mga sa asong infected is pangalawa, paano, anong gagawin natin kung hindi natin na-prevent at tinamaan na ang ating mga rabbit. So, di ba, katulad na nga sa ibang vlog ko is, aparati ko sinasabi is bawal talaga paliguan ng mga rabbit at pwede itong mamatay. So, opo, totoo yun, pwede pong mamatay ang ating mga alagang rabbit. So, ano ang dapat natin gawin kung nagkaroon na ng ganito ang ating mga alagang rabbit? So, ito is, alam nyo yung VCO or yung virgin coconut oil. So, yun mga karabitero. So, kukuha kayo ng suyod or yung pino na suklay or yung mga ginagamit sa pangtanggal din ng kuto sa tao. So, suyurin nyo ang ating mga rabbit so once a day. So, ayun. Tapos, lagyan nyo, pahiran nyo ng VCO habang kinuko natin yung mga alaga nating rabbit. Habang sinusuklayan natin at sinusuyod para matanggal yung mga pulgas. So, pagkatapos na, diba, kung dumikit yung mga pulgas or sinusuyod natin, is dapat meron tayong tubig na Example, ito, may lagayan tayo. So, maglalagay tayo, kumari ito, ito mga karabitero yung lagayan ko ng upuan. So, ito, kumari, yung rabbit natin is ilalagay natin yung may maliit na upuan at ipapatong natin dito. Tapos, puno ng tubig ito. So, ang gagawin natin, isusuyod natin. Tapos, dun, ihuhulog sa may tubig or yung parte na nilagyan ng tubig. So, ito, kumari, ito, may tubig tayo. Lalagay natin. So, ayan, may tubig, diba?
Tapos ito, kwari, may maliit kayong platform or yung maliit na upuan yung mga ginagamit sa panglalaba. So ipapatong nyo yung rabbit natin dito. So medyo malikot nga lang ito, so careful na lang kasi matatalas ang kuko ng rabbit. So kung nailagay nyo dyan, isusuyurin nyo na yung mga alaga nating rabbit. So sa ganung paraan is pag nalaglag sa tubig yung mga insekto or yung tinatawag natin na pulgas, is malulunod sila at hindi na sila babalik sa lupa at maghihintay na meron na naman silang kapitan na hayop. So sa ganung pamaraan. So iwas rin natin yung mga nakakalapit yung mga daga sa ating kulungan kasi ang daga is carrier rin ng pulgas. So gawin nyo yun, hindi siya araw-araw, so every other day yung pagsusuklay at saka kwan. So yun, ganun mga karabit. Kung may budget naman kayo is may tinatawag na anti-flea sprays. So may iba is may spray na ready at formulated na para sa ating mga alaga rabbit. So ang gagawin natin doon, ispray lang sa katawan, tapos pupunas lang natin, ikukuskus lang natin, tapos okay na yun. Repellent yun or pinapaalis niya yung mga pulgas sa ating mga alagang rabbit. So meron rin naman yung mga powder na nilalagay, binubudbud lang ng konti sa kanilang balahibo at pwede na isilang iwanan. So ganun, mas less stress yung mga ganun, pero medyo may toxic rin kasi yun sa mga ganung karabitero. So syempre mas maganda pa rin yung naiiwas talaga. So ayun, tas kung merong talagang infected na yung buong lugar, is tanggalin nyo muna yung mga rabbit, tapos isprayan nyo na ng insecticide yung paligid. So ilayo nyo muna yung mga rabbit. Tapos pagkataon ng insecticide, kuwari ito madali lang kasing linisan to. So kung kuwari na-spray nyo na lahat yung paligid, so babanlawan natin. So ayun, so kasi lason yun alason talaga yun, kaya delikado. Kaya hindi ko recommend na gumamit tayo ng insecticide. So at saka syempre alam nyo naman, sensitive ang pang-amoy at saka respiratory system ng ating mga alagang rabbit. So kaya nga isa sa mga madalas na problema natin is sinisipon yung ating mga alagang rabbit. So ganun mga arbitero, so sa ganun pamamaraan is naiwasan natin na kumalat yung mga parasite dito sa ating rabitan. So meron rin naman yung chlorine lang, chlorine solution or yung parang sa mga sundrox. Ayun, ilalagay lang sa tubig, tapos pan-disinfect para yung mga insekto or mga parasite or mites is matanggal sa kulungan natin. So kasi alam niyo naman, so yung alam niyo naman yung signs kapag meron ng yung infected yung mga alaga nating rabbit. So parati nagkakamot yan. Saka makikita niyo naman sa kon ng balahibo nila, sa labas ng balahibo nila, kung meron na nga ba itong infected na ito ng mga pulgas. So ako extra precaution kasi may mga alaga rin akong aso na may pulgas. So although ginagamot ko naman yung mga alaga akong aso, pinapaligoan naman twice a week. Kaso hindi talaga maiwasan yung mga aso sa labas, inahawaan pa rin yung ating alaga. So ayan, nakikita nyo, napakalinis ng balahibo ng ating alagang rabbit. So wala kayong makikita kahit anong parasite, walang medyas or walang mga galis. So ayan, nakita nyo, well maintained ang ating mga alagang rabbit. So ayan, ganda ng balahibo, wala kayo talagang makikita mga medyas or yung kan. Kasi mga medyas yung mga maliliit na insekto na microscopic na hindi makikita sa mata. So ganun mga karabitero, ayan, nakikita nyo, kumakain sila ng damo ngayon. So ayun, 'di ba? So prevention. So yung gagawin natin first is prevention, or ilalayo natin yung mga infected animals na pwedeng makawak sa kanila, like dogs, cats, and also yung mga rodent or daga. Second is mag-disinfect tayo ng ating mga kulungan or yung paligid. So yun. And third is yung pag walang budget, yung VCO, yung susuklay dun sa may tubig. So yun. Tapos yung fourth is yung yung bumibili ng spray or yung kinukuan sa mga alagang rabbit. So yun, yung spray pang tanggal ng tapos yung panglima is yung powder.
So ayun mga karabitero, ganun na lamang ang ating gagawin. At lagi kong pinapaalala sa inyo is prevention is better than cure. Or syempre, as ayaw na natin na magkaroon ng ating alaga. So kung may katanungan kayo, suggestion, or medyo nalabuan kayo sa aking explanation, please comment down below na lang at sasagutin natin at para maliwanagan tayo. So kung meron kung nagustuhan niyo yung video, may natutunan kayo, please share niyo na rin sa mga friends niyo na may same problem. So para matulungan natin. So don't forget to subscribe also to my channel kasi once na umabot tayo ng 5,000 subscriber ay mamimigay tayo ng free rabbit. So nagsisimula pa lang ang Rabbit Tree Philippines. Kaya sana tulungan tayo bawat isang mga karibitero. Sa mga kapwa ko nag-aalaga ng rabbit, please share your knowledge para matutunan ang mga ibang nag-aalaga ng rabbit at mainganyo sila mag-alaga. So ito, salamat sa pakikinig mga karibitero. Ayan yung mga rabbit natin.